kami pagbibiling kayo sa bayan? Wala. Pagkatapos lang ng misa, ay umuwi kang agad at sibakin mo yung mga kahoy dyan. Wala nang magamit ang inang mo. Hindi ko magsisibak. Ayot, magmamadali ako. Teka nga, sandali. May nagbalita sa akin, hindi ka raw nakikinig ng sermon sa loob ng simbahan at wala kang ginagawa kundi paninapanliligaw ang ginagawa mo roon eh. Oo. Oh. At yata ikaw eh, nabibilang sa ibang kabataan diyang hindi na marunong kumilala ng bahay ng Diyos eh. Aba, hindi tatang. Yan ba may sabi sa inyo niya? Marahil si Tikuna naman. Magbabayad sa akin ang lokong yan. Panliligaw daw eh, wala naman akong nililigawan. Hindi ko inaalis na ikaw ay manligaw. Pero ano mapapala mo sa ligaw tingin? Ah, mabuti't hindi ka pa nakaalis. Wala nga pala tayong asin at asinal. Uwi ka sana ng tigisan sa lokan eh. At saka, magdaan na nga pala kina Dapet ah. Ah, ihiram mo ako ng gilingan ng bigas at ako'y magpuputo. Eh siya, lumakad ka na at baka mahuli ka pa sa misa. Ah. At ibili mo nga pala ako ng sigarilyong itim at fosforan eh. Ah. Bigas, sukal. Mabuti na lamang at ako nakadampot kung hindi na rumihan sana. Salamat tuloy. Wala naman. Ano ka ba? Para kang asong susunod-sunod. Kung wala kang magawa, eh, bakit hindi ka magpakalunod? O ako'y aso. Ikaw naman ay hahat. Puta na loob. Huwag na kayo mag-scandal pa dito, Leonardo. Parang anak siya ba'y magpaparaya. Diyan ka na. Ano palagay mo sa akin, batang munti? Leonardo! Konti lamang. Kung gayon ay, pinagkakalaw ko sa inyong panyulitong ito na siya naging sanin ng inyong pag-aaway. Balit, ibig ko rin ang panyulitong ito ang siya magpalala sa iyo na magmula ngayon ay tinuturin na kitang isang tunay na kaibigan. Salamat ulit. Tena kayo. Tena, Barang. Tena. Oh! Ha? Tena na. Sa akin. Hindi ko yata may larawan sa inyo ang pagsisikip na aking dibdib sa mga sandaling nyo. Mabuti pang pinagtakloban ako ng lupa at langit. Balaan mo iyo sa pangangaralan. Huwag kang mag-alala. Tayo ulit, ha? Halika sandali. Pwede kayo sabihin sa akin, Papa? Oo. At ikaw, matandang konsentidor. Ako pa yung mga galas ng tenorio. Wala pa akong kamalay-malay sa mga nangyari. Maniwala po kayo. Basta yan. Sige. Sige sa loob. Lolita, ayaw nyo natin ay hindi ka nais-nais ang inasal mo sa harapan naman ng karamihan ng tao. Dinaramdam ko sabihin sa'yo, Lolita, na nakapagdulot sa akin ng isang malaking kahiyan ang pakipahalaga mo sa isang patay gutom na magbubukin. Kaya inaasahan kong hindi na maulit ang pakikipag-usap. Papa, si Tulumay ay mabuting tao at hindi sa patay gutom. Nabubuhay siya sa tulo niyan sa rin. Aso ka na! Hindi yata nawawalan ka na ng pagpapitagan sa aking mga pangunap. Inaalala ko lang sa iyo, Lolita, na ako ang iyong ama na walang sinisikap mangyari kundi ang mahihatid ka sa iyong magandang kinabukas. Kaya ito ang tandaan mo. Wala ka na rapat gawin kundi sumunod sa lahat ng aking gusto. Tandaan mo yan, Lolita. Lolita, ang ginawa ko ay udyok lamang ng isang matinding panibugho dahil sa kadakilaan ng aking pag-ibig sa iyo. Hindi na kailangan magpaliwanag ka pa. Diyan ka na! Lolita.
Peng! Panayan, tama niya sa tagliran. Naku! Napasigaw siya sa sakit. Aray! Oh, para naman bakit ito kumakangawa? Ay, malakas pa huri ng sigaw ni Leonardo nang tamaan siya ng mag-asawang suntok. Pagkatapos, sinalubong siya ng hindi magkakilalang dagok sa tanga. At pagkatapos, bang! 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 Naku! Lumakas siya sa kanil pagkatapos! Aray! Aray, eh, ako ito. Lumakpak ikaw ang nasaktan. Ito mo na yan, nabasag pati yung palanggana. Pabasima, tigilan mo na yan. Baka lalong mamaga yan. Dito ho! Dito! Isang betang patatang! Eh, kaya tagal-tagal naman nyo. Natuyo na ang laway ko sa kakukwento, ah. Kumakba kayo! Naku, ano ba naman may palanggana pambasag dito? Iyasaw mo! Sa kahambugan, kwento ng kwento. Uy, matyaga naman kayong makinig, eh. Pamutugan ka sa simbahan. Oo, oo. O, ayan, tatang. Ayan si Tulume. Alin ba napili sa'yo? Eh, ito. Iabot mo naman, Tulume, ang kami mo. Basti. Alam mo namang malabo pa sa manok ang mata ng tatang, eh. Basti. Ano ka? Huwag kang maingay at nagbububulong ng orasyon para sa pila ng tatang. Uy, ikaw itong tilaok ng tilaok, eh. Eh, ikaw itong... May langis ba kayo? Abot mo din, no? Ayan sa ibabaw ng altar. Ito po. Ayan, nasa uli na sa lugar ang buto. Ayan, magaling na yan, ha? Huwag mo lamang babasain, ha? Sinabi ko na sa inyong magaling si tatang, eh. Kung sumingi lamang ito ng isang salapi sa bawat kilot niya nung araw, eh di sana'y mayaman na kami ngayon. Hmm. Eh di maaari na namang makipag-away si Tulume. Aba, oo, oh, kahit sa oras-oras makikipag-away ang pwede. Basta kung mapilay, kilot ulit. Tama. Makipag-away kayo ng makipag-away hanggang sa malumpo kayo. Eh, hindi na rin lamang kayo makuha sa pangaral, eh. Ano naman ang gagawin ko? Nasuntok na ako sa mukha, di gumante. Dahil nga dyan sa pagdanti mong yan. Kung kaya lalala ng lalala ang alitang yan. Kapwa na kayo may mga nais ngayong makalamang ang isa't isa. Kaya darating ang araw na darating ang mga usapang niya sa malubang pangyayari. Eh, kung ang ginawa mo na lang ba'y nagpasensya ka, eh. Di hindi mo inabot yang mapilayang ka pa. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Ang ipaalala mo dyan sa ating anak, yung kahibangang panliligaw dyan sa isang babaeng nahihiga sa salapi. Yan nga naman talagang hindi maaring magbunga ng mabuti. Sapagkat itong tanda kong ito, ni isa man, eh hindi ako nakakakita ng isang mayaman at isang mahirap na maligayang nagsama sa isang bubong. Tama ang sabi ninyo. Isang kabaliwan at hindi ka dapat ang... pangingibig ng isang mahirap na katulad ko sa isang mayaman. Ngunit, sino naman ako? Ako isang nilalang lamang na walang sapat na lakas at kapangyarihan. Upang sumuway sa itinitubog ng aking puso. Gusto rin ko man o hindi. Wala akong magagawa. Tama! May katwiran si Tulume, tatang. Ang pag-ibig ay kusang tumutubo sa puso ng bawat tao. Hindi natin maitutulad niya sa isang pagkain na isusubo. Iluluwa kung mapasok. Uh-huh. Umasok ka na naman sa usapan. Yan yung saswertihan. Alin, kung hinintay kong pagtibok ng puso ko sa gawang pag-ibig, eh, mapapangasawa mo ba naman ako? Nasarap po naman siyo. Gaya na nga ng sinabi ko, kapwa kayong maligaya. Sapagkat ang isang mahirap ay lumiligaya lamang sa piling ng kapwa rin mahirap. Ang mayaman, ipabayaan natin sumama sa kapwa nila mayaman. Dalawang bagay ang magagawa mo, Tulume. Magtiis o magpayaman. Kanina tayo sa pagtitiis. Eh, ano pa ang iyong pipiliin? Ang ako'y maging isang mayaman.
Dali kayo. Magandang maga sa'yo, Lolita. Magandang maga din sa'yo, Tulungin. Magandang maga po, Alimbara. Ay, salamat. Makakapuhin anak mo yun. Pagpapasin sa inyo ako at masakit ang masakit lang ang aking mga paa. Kay Barang, pari bang doon ka na magpahinga? Lakas na naman. Natanggap ko ang sulat mo. Kala ko hindi ka na darating eh. Hindi nga, agad ako nakalabas ng bahay. Mangyari, hintay ko pa muna makaalis ang pupa. Julita, nalalaman kong wala akong karapatan magsalita sa iyo. Nalalaman kong sadyang napakababa ng aking katayuan at ako'y alangan. Sinitiniibig kita na isang pag-ibig na hindi ko makayanang sarilinin at itago sa aking puso. Ibig kong malaman mo at malaman ang lahat na ikaw'y iibigin ko hanggang sa kabilang buhay. Napakatamis ng mga binitiwan mong kataga. Malaon ko ng pinapangarap na marinig sa iyo yan. At malaon ko na rin tinatago ng aking puso ang itutugin ko sa iyo. Salamat, Lolita. Kaya mat sa maraming pagkakataon ay naunit ang aking dila. Sa mga sandaling ito ay binibigyan mo ako ng sapat na lakas ng loob. Pinanghihinayangan ko mga pagkakataong iyon. Ang aking mga pananabit ay naulit sa mga pangarap na tanging ikaw ang dahilan. Bakit pa ba ako magkakaila sa iyo? Lolita, iniibig din kita, Tulume. At sa pag-ibig na yan, ay hanapin ko ang ligaya ng aking kaluluwa. Habang tumitibok ang aking puso, hindi ko naman pagkakaloob sa iyo. Anong ibig mong sabihin? May pangako na ako ng aking amang ipakasal kay Leonardo. Ngunit hindi mo siya iniibig, hindi ba? Hindi nga. Ang tukulin ko bilang anak na sumunod sa magulang, ang hindi ko matalikuran. Sumangayon ka na? Naging mapait man sa loob ko eh, wala akong magawa. Sumisigaw ang aking puso, ako'y tumanggi. Ngunit, nananaig ang utis ng dugong nagbigay buhay sa akin. Tungkulin kong paligayahin ang aking ama sa kabila ng kanyang katandaan. Makagayon man ay asahan mong hindi magbabago ang babaeng nagbigay ng buhay sa aking pag-ibig. Magbabago na at makalilimot ng lahat. Ngunit ikaw pa rin ang aking pakaibig. At asahan mo, lagi kong idadalangin ang iyong kaligayahan. Tulume. Lolita. Diyan ka na. Baralak ka na. Tulume! Tulume! Umuwi ka na! Bakit? Ay, ang inang mo! Anong nangyari sa'yo na? Nakita ko ang mga guwardiya sibil. Bakit siya yung bahay at pinagtatapon ng inyong kasangkapan. At narinig kong pinalalayas ang iyong inang at ang iyong kata. Sige, layas na kayo. Huwag na kayo babalik dito. Hindi niyo mabaril. Kundi tinyente. Hindi pa niyo sinasabi sa amin kung ano ang aming nagawang pagkakasal at kami pinalalayas niyo. Marami ka pang sinasabi. Magtanong ka sa komandante. Sino yan? Ano sino? Ano ka nung sabi ko? Pakasaktan ka pa nila? Kung ano pa iniintay niyo? Layas kayo! Ikaw, doon ka. Ano naman, doon. Ikaw, doon. Bakit tatanggal nung nangyari? Pinalayas na sa ating bukit eh. Hindi ko nga malaman kung saan ko dadali ng inang mo eh. Hindi na maaaring gawin yan ah. Tulume! Pumalik ka! Alto! Saan mo na? Hindi ko malaman kung bakit kayo pinalayas dito. Tara mo sa aming komandante. Baka naman nakakamali kayo. Baka hindi kami tinutukoy na inyong komandante. Kabes Tulume. Ako nga. Tama. Nagpunta si Don Mamerto sa kwartel at ibinigay inyong mga pangalan sa komandante. At ako naman inutusan na palayasin kayo dito. Maliwanag ba? Makatwit si Don Mamerto pala. Oh, salamat din yente. Ano sabi? Si
Don Mamerto pala ang pumunta sa kwartel at siyang humiling sa komandante na tayo'y palayasin. Huwag ka na mag-isip, anak, ng kung ano-ano. Kung isang kinakailangan, sundin na lamang natin sila at tayo lumayo na. Siya nga, Tulumi. Sa ibang lugar na tayo humanap ng lupang masasaka. Habang panahumbay, yuyuko na lamang tayo ng yuyuko sa mga mapangapi. Pabayaan na natin sila, anak. Lumayo na tayo, sundin na natin sila. Tayo na. Hindi, doon na muna kayo sa amin. Kaya na. Kaya na kayo. Ang ating isa ng mga pwatsa sige. Kaya na. Tayo na, anak. Kaya na. Magusting! Tulungan niyo ako. Kapatang ko, Bino. Tumakas ako sa bilangguan. Ngunit ako'y nabarid. Dalhin niyo ako kay Sima. Sima, ako'y si Bino. Salamat. Salamat sa Diyos. At nagkita pa tayo. Bakit? Sima. Sima. Katal. Katal. Restrain mo siya. Nalalaman niyo bang ang aking ama isang taong banal? At kailanman ay hindi siya gumawa ng masama sa kanyang kapwa? Nalalaman niyo ba na dahil sa inyong kalupitan ng aking mga magulang ay nagdanas ng katakot-takot na hirap hanggang sila ay tuloy ang namatay? Hindi. Hindi ninyo nalalaman niyo. At wala rin kabuluhan sa inyo. Kaya, tapin mo siya! Bilanggo mong walang kasalanan! Patuwak at humalakhak! Sapagkat dalawang mahihirap at kawawa na naman ang iyong pinatay! Dakpin mo siya! Dakpin mo siya! Kiramay ako sa iyo. Pinilit ko makadalo dito sapagkat itinuturing kong ako man ay naulila rin sa kanilang pagpanaw. Salamat, Lolita. Talaga sana akong magsasadya sa inyo ngayon upang magpaalam. Magpaalam? Oo. Lalayo na ako sa pook na ito. Pipilitin kong malimot ang lahat ng aking mga kasawian. Ako ay maglalagalag. Tayo kapwa sa Wimpalo. Laban man sa kalooban ko, eh, hindi kita pipigilan. Samahan ka na wala may kapal. Makabila ng alak. Mahiya ka naman, Lucas. Hindi mo natin bigyan tayo ng amo. Parang hindi ka babayaran. Hindi na balik, Osme. Kapag tumutupad kayo sa ipinag-uutos ko, ay malaya kayong humingi sa akin sa anumang oras.
Ngayon naman, ilulumpuhin natin ang lalaking yan, ano? Nalasa oras, senyorito. Basta, ikaw. Saan na ba kayo? Regla na na. Dito ako sinilo sa balang araw. Ngayon pa'y kinasasabi ka ko lang araw na yan. Ay, yung pagbabalik. At ipinangangako ko siya yung gagawin sa ikapanata ang pag-aalay ng mga sarilang blak at kaya mga bilang. Ito yung linggo ng umaga pagkatapos ko magsimba. Napakabuti mo, Lolita. Tinatagpo si Lolita. Alam mga bata, lupo niyan. Mabubuhay nga siya ulit. Ngunit ang kanyang mukha, hindi na ba? Ginawa ko ng lahat ng aking mga kanya. Hindi kayo. Aalis na ako. Mabuti na hindi niya ako kaharap oras na siya'y mataungan. Baka lamang siya lalong magdamdam. Ako lang ang bahala sa lahat ng kailangan. Ayaw ko mag-alala. Paalam na po. Paalam na po. Thank you.
buwata ng kagubatan ito, ako ang ibong iyong pinalaya. Napatunayan kong ikaw ay isang tangoy magandang kalooban. Kaya't pagkakalooban kita ng ganting pala. Ito ang supot ng kagandahan. Isuot mo ito at ikaw ay gagandang lalaki. Na ito, subukan mo. Ngayon ay maganda ka ng lalaki. Hindi lang yan, Tolome. Nababasa ko sa iyong mga matang sa nag-aking na damdamin. Ibig magwasak ng iyong dibdib. Tutulungan kita. Ito naman ang supot ng kadiliman. Isuot mo ito't ang ulo mo'y ganap na maglalaho sa pagmalas ng sinuman. Na ito, subukan mo. Ngayon ay isa ka ng taong walang ulo sa pangmalas ng sinuman. Ito, ngayon tingnan mo ang iyong sarili. Akin na. Sa dalawang bagay na itong ipinagkaloob ninyo sa akin, ay matutupad ang aking pangarap sa buhay. Kaya ko nga'y pinagkaloob sa iyong dalawang supot na iyan. Subalit, tandaan mo sana, huwag kang matutulog na nakasuot sa iyong alinmang supot na iyan. Sapagkat pag ginawa mo yon, ay hindi ka na magigising. At huwag kang papatay ng tao. Pag ginawa mo yun, ay dadanas ka ng lalong higit na kasumihan. Sa wakas, kung ayaw mo nang gamitin ang mga supot na iyan, ay sunugin mo. Ngayon ay alisin mo muna ang supot na itim. Ganyan. Salamat, magandang diwata. Susundin ko ang lahat ng inyong mga tagubili. Diyan ka na, Tolome. Kung aking mga pangarap sa buhay, kailangan ko magpayaman. Salapi, labas sa salapi. Hindi upang lumabag sa iyong banal na kautusan. Kung hindi upang parusahan ang mga puso sa akin at mapangapi sa mahihirap. Patawarin mo sana ako sa gagawin kong ito. Tratong to na hindi mo man lamang sinusuring may wikis. Dahil sa katorpihan mo'y nalulugi tuloy ako ng 3 sentimo sa bawat piso. Ano ka ba? Walang isip? Marahil po akong gawain eh. Sa 50 sentimo sa araw-araw na pinagkagana ko sa iyo, marunong ka bang magreklamo? Dapat mong malaman na ikaw lamang ang pinakamataas sa pinasasarot ko rito. Hindi ka magkira.
Juana! Juana! Tanda na ba ang pagkain ko? Hindi pa po eh. Hindi pa? Anong inyong ginagawa? Ikaw, anong ginagawa mo? Naglaba pa po ako. Naglaba kayo, naglaba ka kayo. Anong ginagawa mo rin? Dapat kong ulahin ang pagkain ko. Kung wala kayong silbi, mga tamad! Si Vector. Vector! Vector! Ano po yun? Ano niyon ginagawa? Didilig po ako ng mga halaman at nagwawalis pa po. At torpe! Anibig mo ba sabihin, unahin mo ba yung mga halaman niyan kesa sa aking pagkain? Manawa na kayong silbi! Dapat mong malaman ito. Sa pagkakasalan ginawa mo niyan, ay pagmumultahin kayo ng mga 2 piso na bawat isa. At sa susunod ay... Ibigay mo sa akin ang lahat ng iyon sa labi. Dali! Opo. Opo. Pati mga lahat! Opo. Dali! Abi! Ito'y simula pa lang. Bilang kaparusahan sa iyong kasakiman, pagmamalabis at pangapis sa mahihirap, kailangan magpago ka ng ugali, Don Carlos. Sapagkat kung hindi, ay babalik ako upang ipalasap sa iyong huling parusa ng tulis ang pugot. Handaan mo saan! Patela, hanggang kung sa mga sali ka. Upo ka. Ano bang bagong chismes ang dala mo ngayon? Ikaw kasi hindi ka na naglalalabas ngayon. Alam mo, talagang napakaganda ng lalaki. Pagkarang magdali, ang sugod pa ng yaman. Sino? Napaka-asasado mo naman. Sino pa? Hindi si Don Fernando Gambetta bagong dating sa Maynila buhat sa Europa. Ngunit, mabuti na nga nagtatago ka. Lalo mabuti pagka nang pakita sa kanya. At bakit naman? Kung hindi ka pakikita sa kanya, ay lalong malaking aming pagkakataon. Kung gayon, samantalang namin yung mabuting pagkakataon yan. Sapagkat sa oras na magkita kami ni Don Fernando, hindi ko na siya pawawala. Yun ang nga ba itinatatakot ko? Si Martela, inibiro naman kita. Alam mo, hindi na ako maraming mag-aasawa ka lang. Siya. Noon, parang hindi mo alam. Maraming beses na nga ako natutipagkasira sa mga disligaw sa atin. Bakit pa ganyan? Nakadali kong magsawa. Ewa ko. Pero hindi ako maraming magsawa kay Don Fernando. Kita. Papa! Hindi ka naman nagpasyala na. Bakit hindi ka nagsasayang katulad ni Martina? Nag-aalaala tuloy ako. Kamusta ka, Martina? Mabuti po naman. Hindi naman ako nalulungkot dito, papa eh. Pasalamat ka pa nga at naayos kong bahay na yun. Hindi katulad ng araw eh. Lagi na lamang ako sa pasyalan. Paano nga naman hindi mag-aalala ang papa mo? Eh biglang-bigla ka nagbago. Ako man tuloy eh. Naghinala na rin ikaw ay may sakit. Ewan ko nga ba? Para ba lang naayamot ako sa mga nagsisiligaw sa akin? Paano sa mga torpe kasi eh? Talaga nga namang wala akong mapili kahit sino man sa kanya. Halala ko nga pala. Mamaya ang tanghali, meron tayong matiging panatili. Kaya magtahanda ka ng masarap na pagkain sa ating kusina. Sino ko pa? Si Don Fernando Mendez. Yan nga ba? At kung gano'n po ay mapapaalam na ako. Oh, wag. Dito ka na rin mananghali. Ajaya, handa ka na ng pagkain, ha? Ngayon ay nakikita mo na siya. Ngunit, baka mo lang ako agawan. Oo, oh, wag kang galala. Sige na. Palad kayo, Don Fernando. Matagal ko nang binabalak na ipagbili ang aking asyendang iyan sa Tomas. Ngunit, para sa inyo, ibigay ko ng murang-murang. 20,000 pesos. Salamat, Don Ricardo. Alam ninyo, sa mga unang araw ng ligong darating, ako'y tatanggap ng konting halaga sa mga nagsisiupa sa aking visa dyan sa Madrid. Sa sandaling matanggap kong halagang iyan, ibigay ko sa inyo ang 20,000 pesos. Ang garawan, Don Fernando, sarado ng ating usapan. Sa inyong paglilibot sa iba't ibang bansa, saan naman ninyo natagpuan ang pinakamagandang babae? Senyorita, sa ganang akin ay wala nang papantay sa kagandahan ng babae.
Hindi kaya kayo nagbibiro? Mamatay ako sa oras na ito kung ang sinabi ko'y biro. Pambihira kayo talagang, Don Fernando. Bawat taong makausap niyo, inaakas ng inyong magandang pag-uusap. At talagang ganyan ang buhay, Don Ricardo. Meron tayong kasabihan. Tigre man daw kung busok, ay hindi nangagat. Napapansin ko, Tresita, ikaw isang babae nagsalayo. Ang bawat may ibigan mo ay nasusunod, hindi ba? Hindi ka kang magbibira, Doctor. Hindi lamang yan. At nalalaman ko rin marami ka ng puso sinagusin. Pagkat ikaw ay... Pagkat taglay mo isang kagandahan na pangarap ng sinmang nila na, na may puso at hindi kang damdaman. Nahawa ko sa kanila na may hindi na may bibigay sa akin ang layaw na nalalat ako sa kapata. Ako hindi namin niwala ng tao ay makabuhay lang sa pag-ibig. Kung ganun pala, Teresita, para sa'yo, ay magkagapay ang pag-ibig at sa'yo. Bakit pa yan ang pag-usapan natin? Tayo na sa gawin at maupo tayo. Kapagod natin. Nalawit ng aking dewa. Ang aking liig. Maraming kahaba ng ating nilakad. Mari bang pakihagod ng aking likod? Sige na. Dito rin. Kakaunti isang pugot. Bumangon ka ngayon din at buksan mo ang kanang yung sarapin. Dali! Kang matakot. Hindi ka maano. Hindi mo lamang inuutsik sa'yo. Hala. Kunin mo sa labi. Dali! Salamat. Huwag kang sisigaw. At huwag kang aalis dyan. Intindihan mo?
nakawan pala ng pinisang pugot ko yung kagabi ang Ricardo? Siya nga, ng mga hayas at salapi. Buti nga sa kanya. Masyado siyang malupit at mapangapi sa mahihirap. Balita ko, ang pinisang pugot na yan, walang ibang ninanakawan kundi yung mga mayayaman at masasamang ugali. Kahit manawari, magbago na siya ngayon. Hindi, Mari. Hindi maring matuloy ang kasal na ito ni Lolita. Katok! Katok! Po? Ang daan sa sakyan. Ngayon din pumunta ako sa Santo Tomas. Saan po kayo pupunta sa inyo rito? Santo Tomas, hombre! Po. Dala ko ang 20 mil bilang kabayaran sa inyo at siyenda sa Santo Tomas. At inaasahan kong masisiyan ng iyong papa. Ay, naku, oo. Pero mo bang sinimot pa ng lahat ng tulisang pugot ang aming kaha? At natatawa ako, mayari kaninang umaga, lumapit ang papa at nanghiram ng 50 pesos. Dinaramdam ko ang nangyari. Ngunit sinabi ko na siya ang papa na maasahan niya akin tulong sa naman sandaling kailangan niya. Napakabuti mo, Fernando. Ayon sa matandang kasabihan, ang mabuting gawa raw ay pinagkakalooban ng ganting pala. Nakakamali ka, Teresita. Ang mabuting gawain ay hindi naghihintay ng gantimpala. Yan ang tama. Kanina pa ba kayo, Don Fernando? Hindi po naman. Papa, may kwarta ka na. Kwarta? Siya nga. Dala ko ang 20 mil. Bilang kabayaran sa inyo, asyenda. Ayon sa ating kasunduan. Salamat, Don Fernando. Kayo na ang bagong may-ari ng asyenda Santo Tomas. Eh, gusto ko sana bukas ng madaling araw pumunta sa Santo Tomas at bisitahin ang asyenda. Alis ka? Oo. Ngunit babalik din ako kung may awa ang Diyos. Panahon na upang singilin ko ang mga taong may utang sa akin. Este, na hindi ang gagawin ko ang dokumento. Ayawan ko muna kayo diyan, no? Teresita, kung magagawa ko lang ang tigilin ng panahon ay ginawa ko na. Ngunit ang lahat ay hindi katapusan. Maging ang kalungkutan o kaligayahan. Anong ibig mong sabihin? Fernando. Teresita, sa ikapapayapa natin dalawa, ibig kong malaman mo bago tayo magkahiwalay. Ibig kong ipagtapat sa isang lihim na aking pagkatao. Lihim? Oh, Teresita, isang lihim na hindi ko ibig itago sa'yo. Ano man lihim yung Fernando, hindi ko na ibig malaman pa. Ngunit, Teresita. Hindi na ako batang musmus, Fernando. Iniibig kita. Iniibig kita, Fernando. Ang pagkatao mo ngayon at hindi ang iyong kahapon. Ano man bagay yun ay huwag mo nang halongkatin pa. Nabingig mo ang sinabi ko sa'yo, Fernando. Iniibig kita. Ibig ko'y magbalik ka sa akin. Magbalik ka. Kahit nakamuntik na ako mapatay ng Yonan, ay labis-labis pa rin ang aking pasasalamat sapagkat hindi na nga matutuloy ang inyong kasama. Sapagkat si Don Fernando pala yung ubod ng yaman. Don Fernando? Oo, Lolita. Wala ka na bang nasa isip pa kung di sila pina lamang? Ngayon ko nalaman na ang pagtingin mo pala sa akin ay hindi isang anak, hindi isang bagay na maaari mong ipagbili sa lalang pinakamataas na halaga. Lolita, kung nalalaman mo lamang na sa bawat sandali, ay wala na akong iniisip kundi ang mabuti mong pinapukasaray. Hindi ka magsasalita sa akin ng ganyan. Sapagkat, kahit kung bago man sana ako mamatay, ay masiguro kong ito ay may iiwanan sa mabuting katayo. Upang sa gayon ay huwag ka na magdanas ng ano pa manghirap. Hindi ko akalay na yung paigagantin mo sa akin. Papa. Tama. Papa, alam kong may maganda kayong hangarin sa akin. Oo. At alam ko rin na ikaw isang matunuring anak. Well, bakit hindi ka pa ko dito? At palagay ko naman na ngayon ay hindi na ako mabibigot sa mga kaibigan. Huwag at na naman ko siya lamang ang lalaking nababagay ko.
Papa, lahat na lamang ay binabagay ninyo sa akin. Ba, hindi ba alam na ito'y ginagawa ko para sa'yo, kabutihan? Kaya. Don Fernando, bakit naman dito pa ninyo naisipang manirahan samantalang mainam daw ang manirahan sa siyudad? Siya nga naman, Don Fernando. Alam ninyo, meron ako isang kaibigan na nakapagsabi sa akin. Masarap daw mamuhay dito sa inyong bayan sapagkat tahimik at payapa. Sinong kaibigan mo? Siya naging isang utusan ko na nagngangalan ng Tulume Kamalig. Tulume Kamalig? Di yata't naging utusan yung hayop na yan. Nakasamit kayo, Don Fernando. Ah, wala. Meron lamang akong naalala. Hindi ninyo na itatanong, Don Fernando. Yan taong yan ay pinalayas na sa bayang ito. Akabayan pa naman ninyong mga ahas na maghantog sa kaisa-isa kong anak. Ke barbaridad. Isang pulubing maghahangad sa kamay ng aking anak. Anong kanyang katwirang kundi ang makatikim ng aming kayamanan? Yan ay said the son, Don Tenorio. Talaga. Talaga. Ah, narito na pala ang aking anak. Iha. Don Fernando, pinakikilala ko sa inyo ang aking anak. Tuturing ko isang malaking karangaran ang mapabilang sa inyo mga tagapaglingkod. Binibining... Lolita. Lolita ang palayo sa kanya. Kung hindi ako nakakamali, kayo magandang dilag na nakita ko sa plaza. Marahil nga. Lolita, samahan mo si Don Fernando ang masyal sa atin. Sige na. Amaywanan ka na. Kunin mo tuloy ang kanilang papa. Hindi ba kahabig ni Tulumin? Sinong Tulumin? Hindi mo nga kilala si Tulumin. Tayo na. Ituring mo kaya isang malaking kapangasan kung ating pagkikilala ay hantong ko sa isang pagtatapat. Na magmula nang makita kita sa plaza, ikaw na lamang ang naging laman na aking gulita. Kayo pala isang makata, Don Fernando. Nang dahil sa iyong kagandahan, nabiyag mo ang aking puso at kaluluwa. Lama ako'y nangangamba na baka mayroon ang nagmamayari na yung puso. Meron na ba? Meron na nga, Don Fernando. Naisanla ko ng aking puso sa isang lalaking sa Wimpalad. Ngunit para sa akin ay dakila. Sinong taong yan? Isang mabubukid na ngangalan, Tulume. Mapalad siya. Pipilitin ko ang mga katangiang inibig mo sa kanya ay maging akin. Meron kayang inaasahan langit ng aking pagtatapat. Ang mga bagay na yan, Don Fernando, ay pinag-aaralan pa. At hindi ko kayo masasagot. Ako'y sunod-sunuran na lamang sa kagustuhan ng aking ama. Kung inyong ipahintulot, ay nais ko munang mamahinga. Ano, Iha? Mukhang nagkakaigihan na kayo ni Don Fernando, ha? Nagtapata ba siya ng pag-ibig? Oo, Papa. Ano naman ang sagot mo? Bakit ang tugon ko pang inyong tinatanong, samantalang kayo naman ang nagpapasok sa dapat kong gawin, hindi ba, Papa? Ang batang ito, hindi bagay sa iyong kalungkutan. Dapat kang magsaya sa magandang kapalaran ito. Ah, ito na pala siya. Mayamot kakausapin ko. Sandali na. Kayo na lang bahala sa kanya, Papa. Don Fernando, kayo na sana ang bahala magpapaumanhin sa ikinilos ng aking anak. Alam ninyo, totoong malungkutin ang batang yan. At tungkol naman sa ipinagtapat niyo sa kanya, ako na bahala. Pasen.
Salamat. Buenas noches. Buenas noches. Pase. Buenas noches. Buenas noches. Pase. Buenas noches. Ano ba ba? Hinabing mo ako nakahanap sa'yo. Saan ka ba nang punta? Kumain ka na ba? Pag hindi ka kumilos dyan, makikipag-agawan ka namin sa baboy. Yan pa naman dinami-dami ng bisitang yan eh. Hoy! Ano ba nangyayari sa'yo? Para ka natulan ng tuko. May isang bagay na gumugulo sa akin, isip. Hindi ko mapakatulog. Okay, bakit hindi mo sabihin sa akin, baka sakaling makatulong ako sa'yo. Kailangan magtapat talaga sa'yo, basta. Sapatkat kung hindi, maluloko ko. Ito naman taong ito. Kulis ka naman biro eh. Hindi, basta. Hindi ko nagbibiro. Ang isang bagay na ipagtatapat ko sa'yo, marahil hindi mo paniniwalaan. Ha? Magaling, magaling na tagpo. Ganito pala ang nangyayari dito, ha? Kung ako'y wala, ha? Anong gusto mo sabihin ko? Ano pa ang ibig ko sabihin? Ha? Kulang pa ba itong nasaksihan ko? Kulang pa ba itong nakita ko? Baka yung dalawa ng aking asawa eh. Sinakaliwa niyo ko. Asawa ko, patawarin mo. Huwag ko lapitan. Kalipandas na babae. Bakit tigil na aking dalawa? Ang harot. Ang ibig ko'y pagtapat kay Basti ang tungkol sa nakita ko kagabi sa ating Panginoon na si Don Fernando ay... Ano? Sa kanya na nga malalaman. ¿Qué le parece a usted, don Diego? Tawari ko'y ang inyong anak si Don Fernando ay bagay na bagay. May ba ako ng salita? Anong may babalita niyo sa akin tungkol dyan kay Tulisang Pugot? Ha, Don Tenorio. Kaunting panahon na lamang at mahukulog na sa aking kamay ang Tulisang Pugot na yan. Mabuti. Sapagkat ako'y nangangamba na baka dumating ang panahon na ako naman ang kanyang maging biktima. Huwag kayong mag-alala. Ako ang bahala. Nalulugtog ka. Ang lahat ay nagsasayama liban sa iyo. Maaari bang gumuti mo siya kahit sa gabing ito man lamang nating kasal? Maaari ba? Pagpatawa ninyo, Don Fernando, ang akin. Don Fernando? Hanggang ngayon ba naman ay iba ako sa iyong paningin? Kinalulungkot ko. Ngunit ipinauna ko lang sa inyo, hindi kayo maaaring lumikaya sa aking feeling. Yan ang aking suliranin. Pipilitin kong malimot mong iyong kahapon sa init na aking pagmamahal. Huwag na kayo mag-asaya ng panahon sapagkat ako'y minsan lamang kong umibig. Mahal ko siya. Mahal ko si Tulumi. Maiwan muna kita. Paharapin ko ating mga panahon. Pagkailan, pagkailan sila dalawa.
Itong mabuang sabihin eh, yung magbubukid na pinalayas ko sa aking bukid eh. Tama. At kung hindi ako nakakamali, ikaw ang kanyang susunod na biktima. Ako? Oo, ikaw. Ikaw at ang lahat ng mga taong umapit sa kanyang magulang. Sa ginawa mong pagpapalayas sa kanila, ang kanyang inay inatake sa puso at siyang sinamatay. Aba, hindi ako may kagustuhan noon. Si Dong Sebastian ang nagudyok sa akin upang palayasin ko sila. Subali, marahil nga'y paghihigantihan din ako ni Tulume. Kinakailangan bigyan mo ako ng proteksyon. Pabantayan mo ako sa iyong mga gwardya araw at gabi at magbabayad ako kahit na magkano. Huwag kang mag-alala, Don Mamerto. Ligid na ligid ng ating mga soldado sa bahay mo. At kung sakasakaling ang pulisan niya ay magtangkang pumasok dito sa itong bakuran, sa labas pa lamang ay madadakit siya. Ewan ko lamang kung siya'y isang tao o isang masamang espiritu. Sapagkat ayaw kay Don Sebastian eh, talaga raw balang ulo. Ibig mo sabihin, eh nagmumulto si Tulume sa katawan ng tulisan pugo. Kung siya isang masamang espiritu, eh makapapasok at makapapasok dito. Paano ako? Ano ko gagawin ko? Saan ako magpupunta? Saan ako magtatago? Minahang ka, Don Mamerto. Kung ang akin sa panta ay may katotohanan, ako ba rin napapabilang sa mga susunod niyang biktima? Ha? Ngunit, meron akong tiwala na madadakip ko si tulisang pugot. Oras na malaman ko lang na siya si Don Fernando yung mamatay. Adios, Bo. Nahanda na akong minisita. At dito na lang ako magpapahinga. Sige, magsusunod na tayo. Bakit makapahinga? Hindi nang gusto niya. Hindi mo ba narinig? Ang sabi matulog na rin tayo. Makakatulog ka balik kung binigay mo kami sa alangan eh. Ang ibig namin na lamang kung anong mahalagang bagay na namin mo ininumok mo. Bueno, sasabihin ko sa inyo. Nakita ko. Aalis! Gusto ba kailangan niyo? Nandito ba si Dr. Fernando? Ay, nasa kanyang kilid at nagpapahinga. Ah, mabuti. Sabihin mo sa kanya, narito sa pagkita, ha? Bukas na po kayo mag-uwi. Ang bigin po ng senyorito, huwag siyang gagambalahin. Basta at umakyat ka, sabihin mo na, narito sa pagkita. Dito ka magandang. Hindi ho dyan! Sina po yan? Hindi binuli nyo yada ako. Dito pang nakakila yung araw, ha? Ito ay sabihin na. Aba, hindi ko sa nandiyan ka nung sinilip sa nandiyan. Baka ako pagkambala, eh. Fernando. Huwag tirisita. Huwag mong galawin ang ilang. Huwag ka naro. Bakit? Ayokong makita mo ako ngayon. Bakit ka na pala? Hindi mo ba pinagagalak ang aking pagdating? Fernando, bakit ka hindi sumasagot? Talaga sana akong lulo sa Manila upang makipagkita sa'yo. Hindi na yan kailangan. Ako'y larito na. Alam mo, lumasa ko sa Manila na hindi alam ang lupa. Subalit. Salamat. Huwag. Tatawagin ko sila sandali lang, ha? Huwag, Teresita. Huwag muna. Bago mo sila tawagin ito, hindi ko sana makita mo yung pinag-impagatang.
Ano ang ibig mo sabihin? Ang Don Fernando na kikilala mo ay sumbalat sa ila. Kasi matagal ko nang ibig na ipagtapat siya, ngunit hindi mo ako pinigyan ng pagkakata. Ngayon ay makikita mo na rin ang sarili kong mukha. Pagmasdan mo. Dante, sila ginagabi kayo? Kayo man, Don Fernando. Sila kararating pa lamang ninyo. Pero, Komandante, hindi ako umalis ng bahay. Dito gumawa yung tulisang pugot. At may hinala kaming dito sila nagtatago. Kaya, kung inyong mamarapatin, aling halong bigil ng bomba. Komandante, ako na nagsasabi sa inyo na wala dito ang taong inyong pinaghahanap. At saka isa pa, malalim na ang gabi. Pagpabukas na natin. Guardia! Tekisahin ang mong bahay! Ayun naman, gusto mo. Ito! Boom! Ito! Saan ang pindol? Ngayon, sumama ka sa akin! Magaling na balag kayo. Pulisan! Ngayon ang nahulog ka rin sa aking mga kamay. Ikakamali ka, Komandante. Hindi ako ang tulisang pugot. Hindi ikaw ang tulisang pugot. Ay, siyo! Ho! Ho, tulisang pugot! Ikaw? Pinatagtawa mo ako. Ako nga! Huwag hindi ako pagtawanan! Ko! Ito isang pagod! Komandante! Vampilo! Dakila ka, Pampilo. Nang dahil sa akin ay ibinuwis mo yung buhay. Don Fernando, inarandang namin yung nangyari.
Ngunit ngayon magiging tahimik ng ating bayan sapagkat patay na ang tulos ng pugot. Papalam mo po. Siya pala ang tulis ng pugot? Marahil eh. Yan ang ibig niya sa akin sabihin na hindi na nakalitan. Kawawa niya. Pabalik ko yung makikita na ninyo sa Tulumi. Dali-dali nyo, Don Fernando. Sabit na sabit na kang makita sa Tulumi, ha? Huwag kang mainibas ko. O ako lamang ang tatanungin eh. Hindi ako papayag na pumasok ko eh. Pinikilabutan ako. Tumatay yung balahibo ko eh. Oo! Oo! Nanang, tatang, may pagiganti ko na kayo. Naway manahimik ng inyong mga kaluluwa. Fernando. Mahal na diwata, maraming salamat sa'yo. Hindi ko na kailangan ng supot na itim na ito. At bilang pagsunod sa inyong kabila, sinusoli ko sa inyong supot na ito. Mahal na diyan. Hindi ko na rin kailangan ng supot na ito. Isasoli ko na rin sa inyo. Bakit ginawa mo magdakin? Ininamo ko sa mahabang pagtulog ang aking pag-ibig na tanging sa'yo lamang. Patawarin mo ako, Lolita. Ako hindi nararapat sa'yo pag-ibig. Hindi ko mapapantayan ang kadakilan at kalinisan na yung puso. Ako'y pangit at nakaririma rin. Nagkakamali ka. Maging ano man ang iyong naging kahapon at ang inyong anyo ngayon, ay iniibig pa rin kita. Umari mabuhay ko yung kaway wala. Hindi, Lolita. Hindi. Ako hindi karapat dapat sa'yo. Tinatanggap ko na aking kapalaran. At ngayon isusoli ko na itong balat kayong nagtago ng aking kapangitan. Lume! Ang dati mong anyo.
Habang ipinagpapatuloy mong mabuti mong gawain, ay mananatili kang ganyan. Asahan mong lagi kitang tutulungan at susubaybayan. Mahalin mo si Lolita sapagkat ang kanyang pag-ibig sa'yo ay wagas at tapat. Binigyan niya ako ng isang bagong pag-asa. Upang malasap natin ang isang kaligayahan na walang hanggan. Salamat.